Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po tayo ulit dito po sa ating daily Bible study po dito sa Rema Pills. Ayan. Yan, tuloy po natin yung pinag-uusapan po natin, yung topic po natin nakaraang week pa, na yung title po natin na when to keep your mouth shut, no? Kailan ba panatiliing tahimik ang ating yung bibig ho natin, no? Doon na po tayo sa number 19. Bago po natin umpisan, tayo po muna yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, Panginoon, maraming salamat sa hapong ito at patuloy, O Diyos, na in-acknowledge, in-honor ka namin sa lahat ng pag-uusapan namin ngayon, O Diyos. Maraming salamat. Kausapin mo, bless mo po kami sa lahat ng manonood, Ama. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay. Sa 19 to 20 lang po ang topic po natin. Ang pag-usapan po natin ngayon ay 19. Yung when you are to flatter a wicked person, no? Ang sabi niya po doon, don't open your mouth. No, kapag ka, ang salitang flattered po ay kinuha po sa salitang plato, or yung plato na punong-puno ng pagkain, ready to serve na. Ang platter po ay parang binigay mo o yung isang bagay na hindi man lang siya naghirap kahit konti. Ano po? Ngayon, makipagbukasan po kayo sa Proverbs chapter 24, verse 24. Ang sabi niya po ron, no, kung may Bible ho kayo, ang sabi niya po ron, siyang nagsasabi sa masama na ikaw ay matuwid. Susumpain siya ng mga bayan at kayayamutan siya ng mga bansa. Yan, ang pagkonsinti po pala sa isang masama ay nagdudulot po ng sumpa sa ating buhay. Amen po. Kapag kaharap o kausap po natin ang mga taong may hina o yung isang makasalanan, ano ho, hindi na po natin pwedeng sabihin sa kanya na ang bait-bait mo, wala kang kasalanan, o gagamit po tayo ng mga matatamis na salita para hindi lang po sila masaktan, which is mali ho yun. Sila po ay mapapahamak, lalo na ho tayo, no? Kapag lalo na po sa ating mga, for example po sa mga dinidisciple ho natin, no? Kapag sila po ay nagkamali, sabihin po natin na yun po ay mali, no? At ito yung dapat nating gawin at dapat nating sundin. Ano po? Lalo na po sa mga nanay, no? Yung mga anak ho natin, na kapag sila po yung nagkamali, hindi po natin pwedeng sabihin na okay lang yan, o kung nagkasala, hindi din natin pwedeng sabihin pupunta ka ng langit yan. Amen po. Na sabihin po natin sa kanila yung totoo na dapat ikaw ay nagkamali, yan ay mali, at dapat ganito ang gawin po natin. Na kaminsan po kasi, kapag kaharap po natin yung mga nagkakasala o yung mga unbelievers, no? No, yung mga may kasalanan, minsan natutukso po tayong sabihin sa kanila na okay lang yan, na kumbaga kailangan natin silang i-comfort, pero yun pala po ay mali, kasi yun po ay magdudulot po pala ng sumpa sa magsasalita at kapahamakan naman po dun sa sasabihan. Amen po. Magpagbukasan pa po kayo sa akin dito sa Proverbs 26 verse 28. Buksan po natin, no. Ang sabi niya po rito, ang sinungaling na dila ay nagtatanim sa mga sinaktan niya, at ang bibig ng kunwang magpuri ay gumagawa ng kapahamakan. Amen. Hindi po tayo pwedeng purihin o anuman kapag kayong siya po ay nagkasala o siya po yung taong pong nagkamali, hindi po natin siyang purihin na, oy, okay lang yan, tama lang yan. Ang tama po pala doon ay kung ano yung tama, yun po yung gagawin po natin. Naalala ko po dito sa Santiago, na ang sabi niya po ron, kapag ka alam mong tama at hindi mo ginawa, ay nagkakasala ka. Amen po. So, kaya bilang isang Kristiyano, ito po yung panahon na minsan na kailangan natin pigilan yung bibig ho natin, na wag po nating basta-bastang magbitaw ng salita ng lalo na po, kung konsintihin po natin o flattered natin sila dun sa kung ano man ang merong buhay sila ngayon. Amen po. Punta na po tayo doon sa 20. Number 20 po ng topic po natin. Ang title po nito, when you are supposed to be working instead. No?
don't open your mouth when you are supposed to be working instead. Yan, makipagbukasan po kayo sa akin dun sa Proverbs chapter 14 verse 23. Yan, ang sabi niya po roon, no, kung may Bible po kayo, sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng labi ay naghahatid sa kasaralitaan. Sa MBB po, no, basahin ko po, ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita ay bunga ay kahirapan. Amen. Minsan po sa mga tao, no, na natural sa mga tao po ito na kung minsan po ay mas marami po yung salita nila kaysa sa gawa. Amen po. Pero mas mabuti po ang gumawa na lang kaysa sa magsalita. Amen po. Naalala ko po itong magtatay at dalawang kapatid, magkapatid, ano po sa Bible. Ang sabi nung sinabi ng tatay yung panganay na, anak, magtrabaho ka sa bukiran. Ang sabi ng panganay, sabi niya, sige ama, magtatrabaho ako. Pero hindi po siya pumunta sa bukiran. Ngayon, sinabihan po nung tatay, yung bunso, ang sabi niya, bunso, pumunta ka sa bukiran na magtrabaho ka. Ang sabi niya, ayoko po. Pero siya po ay pumunta at nagtrabaho. And ano pong pinakamainam na ginawa nung dalawa, yung panganay at ng bunso, ang pinakamainam po at pinakamabuting ginawa ay yung pong bunso. Kahit na po sinabi niyang hindi, pero siya po ay gumawa. Amen po. Lalo na po kapag mas maganda pong tumahimik at tumikom ang ating bibig, no? Kasi alam niyo po, sa bibig po makikilala ang isang tao base sa kanyang sinasabi. No, doon po tayo makikilala. Sabi nga ng salita ng Panginoon, ang magparumi sa isang tao, yung lumalabas sa kanyang bibig, hindi po yung pumapasok. Amen po. Amen. Makipagbukasan nga po kayo sa akin dito sa Proverbs 29 verse 11. Yan, kung sino pong nandyan na po kayo, basahin ko po, no. Inihihinga ng mangmang ang buong galit niya, ngunit ang pantas ay magpipigil at tumitiwasay. Amen. Amen po. Lalo na kapag tinatrabaho o nagtatrabaho ka. Ngayon, tayo po mga Kristiyano, pinakamagandang trabaho po yung tinatrabaho o yung trabaho natin sa Panginoon. Amen po. Minsan po, sa ministry, kung kapag ka napapagod ka na, mas maganda pong minsan, pakiramdam mo, mag-isa ka na lang, walang tumutulong sa'yo, na mas maganda po magtrabaho ka na lang kaysa sa magsalita ka. Kasi alam nyo po, ang pagbinitawan nating salita, alam nyo po, isa sa pinakamahirap, kapag nabitawan mo na, mahirap na pong bawiin. Amin po, mahirap na pong bawiin na, paano kung nakapagsalita ka ng hindi maganda? Ang dahil sa galit ka, o dahil sa natampo mo, o dahil po dun sa napagod ka na, paano kung nakapagsalita ka ng hindi maganda? At mahirap na pong bawiin po yun. Amin po. Hindi na po pwedeng bawiin. Mahirap na. Ngayon, tuloy po natin, no. Yung mas maganda pong magtrabaho ka na lang ng tahimik. No, may mga tao po na kahit na mga Kristiyano na pagka magawa na nagdadaldaldal eh. Amen po. Naalala ko po nung bata pa po ako, pag inuutusan ako ng lola ko may salita pa yun, may reklamo pa yun eh. Amen po. Minsan magpapaluan muna kami bago matapos sa trabaho. Eh ang trabaho naman ay hindi naman ganoon kabigat, hugas na ng pinggan. Pero bilang isang bata, hindi mo naiintindihan, nagrereklamo po ako. At yung lola ko po ay galit na galit. Yan eh, amen po. Ang tinuturo po ng Diyos sa atin, dapat pala na kapag ka, imbis na magtatrabaho ka, huwag ka na magsalita, no? Kasi so you are supposed to be working, not to complaining, no? No, ang sinasabi ng Diyos pagdating dito sa area na to, na tayo pong lahat, na even po mga Kristiyano, ano man ang posisyon natin sa buhay ngayon, pastors, workers, lahat tayo na mga lingkod ng Diyos ay umaabot po sa puntong ganito. Kaya alam niyo po ang tinuturo po ng Diyos sa atin, no? Kung kailan mo daw dapat pigilan yung bibig mo
Huwag mong buksan yung bibig mo, huwag kang magsalita sa time na alin. Kapag natitempt ka na na ipa-flattered yung mga taong makasalanan o may mali, no? O kahit na dun sa trabaho, pagdating dun sa nagtatrabaho ka dapat, no? Minsan pa sa trabaho po, nandun yung pagod eh, kasi nagtatrabaho ka. Pero ano po, mas mabuti at mamainam na tumahimik ka na lang. Magtrabaho ka, alam niyo po, lalo na po pagdating sa Panginoon, yung trabaho natin sa Panginoon, trabawin po natin without complaining. Amen po, na lumaki po tayo dito sa Rema, na natatanim po sa atin ang alin, rule number one, bawal mag-complain. Na nagtatrabaho lang po tayo, na ang Diyos na po ang magre-reward sa atin. Amen po, na kahit na hindi wala kang katulong, mag-isa ka na lang. Kung dyan sa ministry mo, mag-isa ka na lang. Mapalad ka kapatid, kasi alam katulong mo dyan ang Panginoon. Amen po, marami man kayo dyan sa ministry, kung ikaw lang ang gumagawa, sige lang. Mas maganda ng magtrabaho ka na lang, at wag lang magsalita. Kasi ang pinakamainam na ginagawa ng Kristiyano ay nagtatrabaho. Kasi lahat po tayo ay mga worker ng Panginoon. Amen po. Masarap po sa pakiramdam na pagdating ng Panginoon ay isa kang sasalubong na ikaw yung alipin na hinalin, hindi nang ambusado ng ano ng mga kasama niya. Ikaw yung lingkod na ano sasalubong sa Panginoon at sasabihin niya na halika, sumama ka sa akin at tayo ay magdiwang dahil sa ikaw ay naging tapat. Tayo pong lahat ay may trabaho. Amen po. You're supposed to be working. No? Hindi tayo na magko-complain, hindi tayo magsasalita. Sabi ko nga po sa kwento po kanina, mas maganda ng gumawa ka na lang kaysa sa ikaw ay mag-complain o magsalita. Magtrabaho po tayo. Amen po. Hanggang doon na lang po ako. And maraming salamat po. God bless you po. Sige po, pray po tayo. Aming Ama, aming Diyos, Panginoon, maraming salamat sa hapong ito, salita mo at mga pangako mo sa amin. Patuloy, O Diyos, na panghawakan namin, Panginoon, pagdating ng panahon, O Diyos, the Lord, isa kami sa isa tinuturing mo na matalino dahil marunong kaming magpigil sa aming mga bibig, Panginoon, O Diyos. Lord, tulungan mo kami, samahan mo kami, Panginoon, sa area, Panginoon, ng aming kahinaan, O Diyos. Maraming salamat. Hayaan mo, O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas sa purit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. God bless you po.